Welcome back to my YouTube channel, mga kasolar, mga ka-DIY. Sa araw na ito ay maulan. Kahapon pa. May mga bagyo na kasi na dumarating. Bibigyan ko lang kayo ng tips. Pag ganito yung panahon, maulan at hindi mainit, ang gagawin natin dito mga kasolar. So kasalukuyan, yung 3,780 watts ko na solar panel, tingnan nyo, napakababa ng harvest niya, nasa 102 watts lang. Napaka lilim kasi ng panahon. And then ang ginawa ko, ito yung tips na isa sa tips na i-share ko sa inyo. Siguro dun sa mga iba alam na to, pero dun sa mga hindi nakakaalam, subukan nyo ganito yung gawin nyo. Kasi itong aking setup, solar hybrid inverter, ang ibig sabihin kay meron siyang internal na ATS sa loob. So pag na LVD low voltage disconnect yung mga battery natin, nagpupusa siya, nagsisip sa DU. So ito yung isa sa tips na ibibigay ko sa inyo. Di ba nabanggit ko kanina na itong solar hybrid inverter meron siyang internal ATS na halimbawa na low voltage disconnect yung mga battery natin, doon sa setting na nilagay natin dito, magsisip siya sa DU, ay nasabi ko kanina. Pero ngayon, ang ginawa ko, yung mga load ko, hindi ko kinonect dito sa ating solar hybrid inverter. Kasi, meron tayong output na ATS. Yan. So, yung mga load ko, hindi nakakonect dito sa ating solar hybrid inverter. So, ang ginawa ko, gagawin ko lang siyang pinaka generator ko. Yan. Kasi sa mga panahon na ganyan, malakas yung ulan, and then sasabayan pa ng malakas na hangin. Ang nangyayari, paminsan-minsan nagkakaroon ng power interruption. Yan. Pag ganyan umuulan kasi hindi natin pinapaandar yung ating mga AC, mga air condition, kaya bababa lang din yung load ko. So ngayon, sabi ko nga kanina, gagawin ko lang siyang pinaka-generator. Pang-emergency lang. So kasalukuyan yung mga load ko sa bahay, hindi nakakonect dito sa solar natin. Pero kanina medyo malakas yung yung harvest. So meron tayong 26 volts. Yan. Meron tayong 26.4 hanggang from 25.9 pumapalo siya ng 26 volts. 26.2 volts. So in case na mawalan ng power, meron tayong pang-backup. Ganyan po minamanage yung aking solar setup. So yun lang mga solar, binigyan ko lang kayo ng isa sa tips na dapat gawin pag mga ganitong panahon, malakas ang ulan at medyo malakas yung hangin. Para gagawin lang natin ginawa ko lang siya ng pinaka-generator para in case na magka power interruption, meron tayong pang-backup. So, kung nagustuhan nyo itong ating maiksing vlog ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. At pag-click na rin yung notification bell para lagi tayo updated sa aking mga susunod na video.